Nako po, ito. Si Ninyo Barasaga. Ha? Nag-react na dito sa kumakalat na paano ba natin sasabihin? Kumakalat na video, ha? Video. Pakinggan lang natin kung anong sasabihin ni Ninyo Barasaga dito. Kasi mukhang may babanatan na naman siya dito. Dahil tuwing maglalive naman ito, katakot-takot na banat ang inaabot ng mga tinatamaan dito kay Ninyo Barasaga. Kilala naman natin to na noon pa talagang pagbumanat ito, ibanat talaga. Walang pakimi-kimi, ha? Kaya kung ayaw nyo marinig ang kanyang mga sasabihin, putik na yan, magsilayas na kayo, ha? Okay, pakinggan natin. Ako po ay hindi isang sampang vlogger, ako po ay sadyang bastusin. Kaya lumayas kayo rito kung ayaw nyo makarinig na makasalit. Okay, simulan na natin mga kapatid. Okay, kanina meron tayong in-upload na kung saan tinanggal ni YouTube yung nagkakantutan na si Maharlika, nakikipagkantutan. Alam niyo ang balita ko yung mema kanina, isang vlogger daw na may tato. Parang kilala ko yun. Oo. Parang kilala ko yung vlogger na tinutukoy doon. Okay, shout out nga pala sa mga kaibigan natin vlogger. Ito to, kung kaibigan pa ba kaming dalawa ni yung taga-US na vlogger din. Hi, shout out sa iyo, Doc Kelly. Yes, Doc Kelly, magandang gabi sa iyo. Kamusta na kayo ni Maharlika dyan? Okay pa ba kayo? Okay. Oh, wala ako sinasabi kung sinong kaligukan kakantutan ni Maharlika ng vlogger na taga-Amerika, ha. Ang sabi ko lang, shout out kay Doc Kelly. Okay? Yun lang ang sinasabi ko. Shout out kay Doc Kelly. Okay? Na vlogger din na taga-Amerika. Wala akong tinutumpik, wala akong sinasabi na si Doc Kelly ang akin tinutukoy dyan na kumakantot kay Maharlika doon sa video. Ang sabi ko, para malinaw, ha? Shout out kay Doc Kelly. Ha? Yun ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabi na si Doc Kelly ang kumakantot kay Maharlika. Baka mamaya, gamitin na naman niya nagdemanda sa akin. Utang ina ninyo. Ha? Ang sabi ko, shout out kay Maharlika at kay Doc Kelly. Hindi ko sinabi na nagkakantutan silang dalawa. Ha? Utang ina ninyo. Okay, tara. Yes! Alam niyo mga kaibigan, may balita ako. Oy, shoutout nga pala sa mga DDS kupal na gagot mga ulol. Congrats sa inyo, ihanda niyo na mga passport ninyo. Mukhang pupunta ata yung iba dyan ng Hong Kong. Anak ko po. Oo. Mukhang pupunta ng Hong Kong at may nag-i-invite. Oo. Sino ang sasagot ng pamasahe na papuntang Hong Kong? Ha? Sinong sasagot ng pamasahe na papuntang Hong Kong? Aba, ilang vlogger yan, sasagutin ata. Aba, music-music muna tayo. Music-music muna tayo, mga kaibigan. Alam nyo, guys, ewan ko kung nasa Hong Kong ba si Pastor? Ewan ko. Confirm yun na may nakausap akong vlogger dyan na pinapupunta daw sila sa Hong Kong. Confirm ito. Yung kausap ko kanina ng isang political vlogger na nandiyan dyan sa Duterte crew, hindi ko na napapangalanan. Tangina, hiningal ako dun, ha. Pupunta daw sila ng Hong Kong. Oo, hindi ko na lang sasabihin kung sino ang magbabayad. Isang religious na lang, sabihin na lang natin, isang religious group ang magbabayad ng plane ticket daw nila. Sa bagay, yung mga DDS vlogger, wala namang kakayahan yan, eh. Na pumunta ng Hong Kong para mag-cover doon or para may ma-interview kung sinong pastor-pastor o sinong taga-religious group. Hindi magkatsaga ang mga DDS doon. Eh, karamihan ng mga DDS yan, kilala ko personal. Pera-pera din ang lakad. Kita ba? Ito na lang. Alam mo, tama yung sinabi ni Banat Bay na gunggong, na bobo, tanga yung mga kasama niyang DDS. Pasal,
kayong gago at tangat mga bobo. Kayo-kayo nagbububuhan, kayo-kayo mga nagtatangahan. Di nyo ba nakikita? Ikaw, bisnak! Talaga naman tanga ka! Talaga naman bobo ka! At higit sa lahat, talagang mangmang ka! Lalo-lalo na yung isa, tinanong ko yung isa kanina, pare, kamusta na si BM Arab niya sa inyo? Putang inang yan, isa rin yan, nagsusuloplight din yan. Hindi nakikijing dito yun, pag makikijing sa amin yan. Okay nang inang yan, may palipad pa natin, Gigas ang gusto niyan. Kaya na sinabi ng kausap ko, pupunta kayo ng Hong Kong. Di ba sarap buhay? Tama sasabihin nyo kami mga bayaran na mga sumusuport sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Kayo ba nakakapag-abroad? Makakapag-abroad kayo. Kaya lang kayo mag-abroad yung tuloy ba? Eh, mukhang mapupurnada ata. Oo. Di ba? Mukhang mapupurnada. Alam nyo guys, kayo niya sa mga DDS, vlogger, mag-ingat kayo. Ha? Pasibya, meron dyan. Huhudasin kayo ng kapanyo vlogger. Ito ang kinapitbit ko sa akin. Tapos, sabi ko nga doon sa isa eh. O, anong respect ninyo kay, ano, kay Byron? Ang sagot niya, hindi na pare. Eh, napagkasunduan na namin na huwag nang patulan. Huwag na namin i-rebat. O, yun ang sagot sa akin ng isang vlogger. Eh, baka mamay, pag sabi nga ng isang vlogger, gusto kong rebatan si Byron. Kaya lang, baka magalit yung grupo eh. Dahil sabi, huwag nang palakihin. Na palabas, deadmahin na lang. Alam niyo mga kaibigan dyan, tanga ang tingin sa inyo ni Byron. Tanga, bobo kayo. Yan ang problema. Ang tingin sa inyo ni Banat Bay, mga tanga kayo. Siya lang ang magaling. Oo. Siya lang ang nakakadikit ni Digong. Ang tingin sa inyo ni Banat Bay, maliit na tao, maliit na vlogger lang kayo, makatipitsugin kayo. Yan ang tingin ni Banat Bay sa inyo dahil makakaroon kayo. Ah, nagdudunong-dunungan kayo. Eh, hindi naman ako magtataka, talaga naman mga tanga kayo eh. Ang sakit ng biro niyo at ang partido ninyo, imbis champion kayo, imbis suportahan kayo ng kampanya vlogger, utak ina nilalaglag kayo, sinasabing mga tanga kayo. Papayag ko si BM ano sasabihin siyang tanga ng kapartido niya. O ito, ang pinuri pa yung isang kalbo rin. O si Judea ang kupal na tangat, isang patay gutom. O si Judea ba yung isang patay gutom? Pinupuri-puri ni Byron. Bakit Judea? Humihimod ka na ba ng tumbong? Ha? Hinihimod mo na rin ba ang tumbong ni Byron ngayon? Pukin ang ina mo ka! Master, master ka pang nalalaman eh, isa ka rin inutil na palamunin ng asawa mo. Ha? Di ba, Judea? Isa ka rin patay gutom na inutil na patay gutom na palamunin ng asawa mo. Dahil yung asawa mo ang nagtatrabaho, ikaw, pakuda-kuda ka lang dyan sa bahay nyo at nagbablag-blag ka lang pukin ang ina mo. Di ba, Judea? O huwag kang magagalit, Judea. Ha? Kasi, kung sinabihan kitang tangat, gago kang kalbo ka, abay magpasalamat ka. Dahil sinabihan kitang tanga ka, dahil tanga ka talaga. Naaalala mo, Judea? Pag tayo umiikot within Metro Manila, alam ba ito ng asawa mo? Ha? Nang bababae ka? Ha? Ang palabas mo kung kasama mo umiikot tayo? Pero totoo nang bababae ka? Kada tuwing ikot natin may bitbit kang babae? Ha? Judea? Alam ba ng asawa mo yan? Ang ginagago mo ang asawa mo? Di ba? Ang sabi mo sa akin noon, call center ka pa lang, nasa call center ka pa lang, tumatambay ka pa lang ng kubaw, ito na ang babae mo.
kalbong gago. Tapos sasabihin mo, DDS, DDS ka. Isa ka rin sampig dyan sa DDS. Gago. Ha? Sasabihin mo, matalino ka. Sasabihin mo, malawak ang utak mo. Pero isa kang tanga. Ha? Isa kang inutil. Alam mo, Judea, hanggat wala kang trabaho, hanggat wala kang may pagmamalaki sa asawa mo, hanggat nandiyan ka lang nakatambay sa bahay mo, isa kang inutil, isa kang palamunin ng asawa mo, wala kang karapatan magbubunganga, guisit ka, nakakahiya ka, pamaster-master ka pa. Yung babaeng nagtatrabaho, ikaw, hampas lupang palamunin, umaasa sa follower mo sa pag-gcast, tangkina mo. Tapos mambababae ka pa. Di ba? Mambababae ka pa, hayop ka. Samantalang yung asawa mo na nagtatrabaho, nagpapakandahirap magtrabaho para may paipalamon sa'yo. Ikaw, humihimod ka ng ibang babae nung tayo magkakasama. Nung nag-GC, nung tayo magkakasama nila Papa Trix. Oh, natatanggi mo ba yan? Putang ina mo ka? Ha? Manya ka rin kalbo ka. Alam mo, hindi na ako nagtataka eh. Alam niyo, kumpletong kumpleto kayo dyan sa DDS camp na yan. Bakit? May jacolerong kutsol eh. Nagjajakol doon sa tapat ni Arlene na taga US. Nagbibidyo jacol. Tapos ito naman si Judea na ngahanting ng babae, kunwari, mahal na mahal niyang asawa niya. Eh, baog ka nga, hindi hanga nga, hindi ka pang magkaroon ng anak niya sa asawa mo, dahil inutil ka eh. Diba? Inutil! O, si Maharlika, nagpapakantod doon sa isang vlogger sa Amerika. O, pare-pareha kayong mga manyak, nagsama-sama kayo sa kampo ng Duterte ko. Alam nyo mga DDS vlogger, huwag kayong napipikon sa akin. Dahil ang bunga nga ko, mga putang ina ninyo, hindi pa kayo nagbablog. Ganito na ang bunga nga ko. Bukin ang ina ninyo. At sadyang palamura ang bunga nga ko. Alam ng publiko, ganito ang ratsyada ko. Hindi kagaya ninyo, puro kayo mapagpanggap na matino kayong tao, pero mga inutil na tanga. I'm sorry, pero masakit sabihin yan. Yan ang katotohanan. Puro kayong mga tanga. Tapos dati, i-edit si Judea. Galit na galit dito kay ano eh. Kay... Sino yung isang vlogger? Na BBM vlogger? Yung ginagawa tayong King Koy? Paki-mention nga ang pangalan dyan sa comment section ng Facebook Live. Si Boop, hindi, anong pangalan nito? Yung ginagawang cartoons, ang mukha ng mga vlogger, nakalimutan ko ang pangalan eh. Yung rapper-rapper na taga-Tondo, oo, nakalimutan ko. Yung ginagawa tayong King Koy, asipit parubal, di ba? Galit na galit ka doon, Judea, pero wala kang magawa. Oo. Ano ang sabi ko sa inyo? Pabayaan nyo lang yan. Negative, positive, publicity is publicity. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kayo mga pikun kayo eh. Ha? Kita nyo nga kapatid nyo mismo si Byron, si Banat Bay. Sinasabihan kayong mga tanga, kayong mga DDS vlogger na nagdudulong-dulungan kayo. Ha? Kita nyo nga ang tingin sa inyo ni Banat Bay. Isang bilis. Ha? Isang kupal, isang muta. Ha? Buti na lang dito sa BBM vlogger, kahit ako sumusuporta sa administrasyon, hindi kami nag-aaway-away. May respetuhan kami sa bawat isa. At dito, walang leader-leader. Hindi katulad ninyo dyan, putang ina ninyo, si Banat Bay lang ang bida sa inyo. Lahat kayo mga inutil. Bago kayo sumuporta kay Digong, alam nyo, mga kaibigan na mga vlogger,
graduate na ako kay dating Pangulong Duterte. Ha? Graduate na ako doon sa mama. Ha? Graduate na ako. Kayo, ha? Mga sampid. Ha? Salit pusa! Doon tanya, buhay pa. Ha? Ito yun lang ako, is mine! Ito is mine! Kayong mga DDS, meron niya sinabi ba naman ni Banat Bay sa inyo? Kasi for the views, for the views! For the views lang daw para kang gusto ninyo for the content. Kung ako sa inyo, sana sinabit niyo si Banat Bay, putak ina mo, isa ka rin naman for the views eh! Diba? De, ito totoo lang! Pare-parehas kayong mga DDS, for the views ang gusto ninyo. Gusto ninyo pagkakitaan ang lahat ng mga fake news. Ha? Yung parang paninira sa gobyerno. Pare-parehas kayo, ganyan. Dapat nyo na sinabi mo kay Veron. Ha? Ikaw, bisna, mukha ka lang ang talakitok, mas lalo ka naging talakitok. Bakit lang wala ang angas mo kay Banat Bay? Bisna, takot ka ba? Takot ka ba, bisna, Pilipinas? Ha? Takot ka bang matanggal? Pala si ba, si Bisna kay Banat Bay? Ha? Ang ina ka, ang laki mong katawan, isa kang inutil talaga, Bisna. Takot ka ba kay ano, Banat Bay? Ribatan mo, inutil ka daw eh! Tanga ka daw, dungdung ka! Hindi mo kaya ribatan? Si Bisda ay Banat Bay. Alam mo, hindi ako pabor doon sa sinabi ni Chris Ulo kaninang umaga. Sabi niya, ito magaling naman to si Bisda Pilipinas eh. Magaling naman to eh. I don't know kung anong ibig sabihin ni Chris Ulo na magaling si Bisda. Baka ibig sabihin niya, magaling na abnormal ito. Baka magaling na psychotic. O, yun, agree ako. Ito naman yung isa pang kupal na isang tanga rin. Alam nyo, baguhin ninyo kung ano ang content ninyo, ha? Doon sa mga vlogger na mga DDS, pwede ba? Kung ano ang title ng inyong vlog, dapat yun ang topic, ha? Yun ang itopic ninyo, hindi yung ang ganda ng title. Pag pinanood nyo yung mga ibang vlog dyan, utak inang lihis sa pinaka-topic ng ano. Yan, ganyan si Bisda. Ganyan itong si BMR na isang tangang patay gutom din. Na walang ginawa kung hindi manghingi ng Gcash para may panlamon sa asawa niyang pakantot ni Bisda. Diba? Para manira ng gobyerno, sisihin ng gobyerno, pero mga tanga kayo. Ha? Sasabihin niyo for the country kayo? Mahal niyong bansang Pilipinas, pero pinagtatanggol ninyo ang China, pinagtatanggol ninyo ang manyakoy na si Duterte. Ha? Wait, iniiwan kayo ni Digong, nandun na ata sa London. Oh. Hindi ba kayo nahiya niyan? Alam niyo mga kaibigan, kung kayo'y may Diyos sa buhay ninyo, kayo'y para sa bayan, suportahan natin ang Marcos administration, suportahan natin ang inilagay ng ating Diyos na lumikha. Dahil ang administrasyon na to ay inilaklok ng Panginoong Hesukristo. Ginamit lamang ang taong bayan. Ha? Yan ang tandaan ninyo. Pero dahil kayo mga demonyo, mga animal kayo, wala kayong ganung kautakan, mga puti ng ina ninyo. Ha? Dahil mga tanga kayo, mga bobo. Ha? Sara bagan. Ha? Ha? Isang oportunista din. Yun ang pinagtatanggol ninyo. Kapwa nyo mga inutil. Ha? Di ba kayo nahiya mga putang ina ninyo? Baka na kami sa minahap. Bye-bye! At ako'y maaga matutulog ngayon. Dahil bukas, ikot tayo. Baka na kami. Sige ka. Grabe. Grabe, dami kong tawa.
Pag inisa-isa ko yung mga sinabi niya, grabe. Abutin tayo nung bukas. Babay na. Pagod ako, antok na ako.